Positive day everyone, Kuya Juan is on air. How's your day mga kapatid, kaibigan? Kung isang OFW, Kuya Juan is so proud of you. Mabuhay ka kapatid OFW. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, click mo na po yan, Kuya Juan TV. For today's vlog, pag-uusapan natin how to boost our watch hour. Okay, ano ba yung watch hour? Para sa mga hindi nakakaalam, watch hour, ito yung isa sa mga requirement natin, nating mga YouTubers kay YouTube, okay? Requirement niya for review to monetizations our channel or to monetize our channel is 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Okay, 4,000 watch hours. Watch hour is ito yung bilang ng oras kung kailan bilang ng oras na pinapanood yung ating mga video ng iba't ibang tao. Okay? Ng ating mga subscribers, ating mga kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin how to boost our watch hour. Okay. Nag-prepare ako ng limang tip na makakatulong sa atin at sana makatulong din sa inyo paano natin mabuboost yung ating watch hour. Una, gumawa tayo ng viral video. Okay? Maraming klaseng viral video. Okay, halimbawa, bata lumunok ng isda na buhay. Ayan, pwede mag-viral na videohan natin siya, pwede mag-viral yun. Example lang to ha. Or isang pulube nakapulot ng malaking halaga ng pera pero sinole, yan nagba-viral yung mga ganyang video, okay? Maraming viral video na pwede nating i-post na hindi natin malalabag yung community guideline ni YouTube. Okay, Kuya Juan, madalas kasi nagba-viral yung mga sunog, patayan, gulo o kung ano-ano pa. Okay, yung mga ganyan po kapatid, although pinapayagan ni YouTube yan mag-i-post sa ating i-post sa ating channel, i-air yan, okay? Pero hindi po niya yan ina-accept, okay? Example po, may kaibigan akong si Tats and Kush, shout out sa iyo kapatid. Meron siyang almost 77,000 watch hour na. Pero hindi pa under review pa rin siya hanggang ngayon dahil yung mga post niya ay hindi, yes, mga viral pero hindi mga gusto ni YouTube, okay? So, iwas tayo sa mga video na alam nating malalabag natin yung community guideline ni YouTube. Okay, pangalawa. Gumawa tayo ng video regarding sa latest or trending sa mga mainstream media, okay? Halimbawa, nanood tayo ng balita sa ABS-7 or GMA, kung ano yung trending sa kanila, gawa tayo ng video reaction doon. Gumawa tayo ng video reaction or video regarding sa trending ngayon. Okay, didikit natin yung video doon. And then doon papasok yung tagging. Okay, napaka-importante po noon. Halimbawa, nung kailan naging usapin ang Soji Bill, okay? So ngayon, gumawa ka ng video regarding sa Soji Bill, tapos itag mo siya, ilagyan mo ng tag. Halimbawa, hashtag Soji Bill, hashtag, sino ba yung senador na gumawa nun? Hashtag Risa Hontiveros. Kaya na, andyan sa mga video section ko, pwede nyo mapanood. So ganun ang paraan, no, para maging malapit tayo sa mga trending. Gumawa tayo ng video regarding sa trending at lagyan natin ang hashtag. I-hashtag ABS-7 pa natin yan, hashtag ano pa natin yan, kung sino, kung saan nyo napanood, okay? Kasi may manunood at manunood sa atin, may maliligaw at maliligaw sa atin. Okay pa? Okay, pangatlong paraan, mag-livestream. Okay? Mag-livestream. Ngayon, requirement sa livestream, pagka less than 1,000 subscribers ka pa, okay? You can use laptop or PC, personal computer, para makapag-livestream.
And pag 1,000 subscribers ka na mahigit, pwede kang mag-live stream using iPad and cellphone. Ay, Kuya Juan, ano po pwede namin gawin sa live stream? Okay, ang mga pwede po natin gawin sa live stream, eh makapagkaibigan tayo, magkwentuhan tayo. Pero mas pinakamabilis is kung magpaparapol ka, okay? Magpapa bawat live mo meron kang pinamimigay na pa-premyo. So marami talaga magtatambay sa live stream mo, okay po? Ngayon, paano po mag-work si live stream? Habang live ka, yung taong nanonood sa'yo, halimbawa live ka, 1 hour kang nanood, I mean 1 hour kang live, may nagtambay sa'yo na 10-10 tao, nanood sa'yo, pinakinggan ka, sumali sa palaro mo, 10 ka tao, no? Ngayon, yung 1 hour mo, 10 ang nagtambay, makakagain ka ng 10 hours, bawa sa 4,000 watch hour mo. Kaya sa mga kapatid kong OFW dyan, may malakas na internet. Ayan o, may malakas na internet. Just siyempre, bariya na lang sa atin yung mga 50 pesos load, 100 pesos load. Pero hindi lahat ha, kapatid. Ay, disclaimer, hindi lahat ng OFW kayang gawin yun ha. Yun din yung kailangan natin sa live stream. Meron tayong magandang lugar. Ano pa ba? Malakas na internet. At, siyempre, magandang camera o magandang cellphone para naman hindi mabore yung manonood sa atin na yung video natin hindi malabo, hindi putol-putol. Okay po? Okay, pang-apat. Gawin natin yung commenting. Ano po yung commenting na yan? Okay, ganito po yan kapatid, ano? Kung yung ating vlog ay personal vlog, ang manunood lang yan is makakilala lang natin. Unless kung talagang maganda yung pagkakagawa natin, ano? So, paano yung makakataas, makakakuha ng, o makakadagdag sa ating watch hour? Commenting. Yun yung pakikipagkaibigan. Pupunta tayo sa video ng ibang kaibigan natin, then comment natin. Comment tayo sa video niya, regarding sa video niya. Appreciate natin yung video niya. Sigurado, pupuntahan ka nang pupuntahan niya yung channel mo na yon sa yung pinag-commentan mo, okay? Ngayon papanoorin ka rin niya. Okay, ganun po yan eh. Kasi tayo mga vlogger, isa alam na natin yung kailangan natin ng bawat isa. Okay? Tsaka lalo na kung nakita natin yung vlogger is nagsisimula pa lang, siyempre, nararamdaman natin yun na kailangan din nila ng suporta. Lalo na kung ang channel natin ay deserving suportahan. Kaya ang ibig ko po sa ano pong deserving suportahan, yung talagang active ka, may mga video ka, ano pa ba, yung video mo ay magaganda, I mean, hindi ba maganda, informative. Yung talagang nakikita naman natin yan eh, yung vlogger kung siya ay nag-e-effort para sa kanyang mga video. Ay pa, yun po yung pangatlo, commenting. Ah, sorry, pang-apat, commenting. Isama ko sa pang-apat yung ano, sa commenting, isama ko yung gumawa ng ano, ng or i-post yung ating video sa yung ating YouTube account, yung ating YouTube link ng ating video, i-post sa ibang social media platform, sa Facebook, Instagram, saan pa ba yan. So, sa, para mas, parang inaan natin, minamarket natin yung ating product, yung ating video. Ganun po yun. So, sinasama ko siya yung pag-post sa social media, sa other social media platform at ang commenting. Yun po ang pang-apat. Okay. Sa panglima po, gumawa tayo ng informative vlogs. Okay? Informative vlogs or videos at keep uploading. Keep regular uploading. Yan po, pinagsama ko na po informative vlogs at keep uploading. Kasi po, ang mga tao, karamihan, kaya po pupunta ng YouTube, is may hinahanap o may tanong na gusto silang masagot. Okay? Kung ating vlog ay informative, maraming manunood yan. Maraming manunood pa ulit-ulit yan. Okay? Parang negosyo lang yan eh. Sa negosyo, sa mga hindi nakakaalam, ang negosyo, ang pinakasikreto sa negosyo is solve your community problem. Okay po? Parang ganun sa YouTube. Kung anong kailangan ng community,
ibigay natin. Okay po? Ang kuyawan ninyo ay nabablanco. Ayan po yung mga limang paraan kung paano po natin mabuboost yung ating watch hour. Okay. Ulitin ko po, una, gumawa tayo ng viral video. Yung hindi violenting video, okay? Maraming video na pwedeng mag-viral. Kayo na po mag-isip kung ano po pwede pang mag-viral. Pangalawa, gumawa tayo ng video regarding sa latest issue sa mga mainstream media. Okay, tapos gamitan natin ng hashtag. Hashtag ABS-CBN, hashtag regarding sa video na yun. So, lahat ng video natin dahil pinupuno natin ng hashtag yun regarding sa content ng video natin. Okay, idikit natin sa pangalan. Lalo na kung sa video natin, binanggit natin. Halimbawa, si Vice Ganda. Hashtag Vice Ganda. Okay, na kahit mapanood ni Vice Ganda yan. Okay po, lalo na kung wala naman tayong sinabing masama again sa kanya. There's no bad about that. Okay, pangatlo, mag-live stream. Okay, mag-live stream, makipagkaibigan at ayun nga, sa mga, kung sa may mga may budget dyan, magparapol ka. Tingnan natin kung hindi ka dumugi ng mga viewers sa YouTube. Baka tama ka, baka abangan ka lagi mag-live stream dahil laging may pa-premyo sa live mo. Okay po. Pangapat, yun nga, kung personal vlog, ang gagawin natin, commenting at i-post ito sa ibang social media platform gaya ng Facebook, Instagram. So yun, i-market natin ating i-market natin yung ating video. Panglima, gumawa ng informative vlogs or videos. Okay, yung may matututunan sila sa pagluluto. Sa pagluluto, ano ba? Makeup tutorial, driving lesson. Ano pa? Basta yung mga how to. Malaking bagay po yan. Marami pang paraan para ano? Marami pang paraan para maboost yung ating watch hour. Okay? Magkaroon tayo ng activity araw-araw sa YouTube. Keep uploading kung kaya natin everyday. Mas maganda everyday. Kasi para tayo ano eh. Para tayo sa television. So yung may subscribers na tayo. May nanonood sa atin. So ngayon, they expect video from you every day or regularly. So, dapat lagi tayong may upload para lagi ring may manonood sa atin. So, pag lagi may nanonood sa atin, we gain watch hours. Okay po? So, yun lang po muna. Sana po may natutunan kayo sa video na ito. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe Kuya Juan TV para updated kayo sa ating mga darating pang videos. Keep improving every day sa pag-YouTube para ma-achieve natin ang ating mga pangarap. Kuya Juan signing off.